Ang pa dito, pwede ba ang capitalist partner o industrial partner mag-engage sa iba't ibang mga negosyo? Alam mo ba itong negosyo, MJ? Para itong kasawa? Para itong girlfriend? Alam mo ba yun? Siloso. Di ko alam. Siloso yan. Ibig sabihin, in business, you must be loyal and faithful to your business. Ganun ba yun? Para at least maging successful ang negosyo mo. Kasi kung hindi ka loyal sa negosyo mo, hindi ka faithful sa negosyo mo, lugi ang negosyo mo. Pero sabi ng batas, ano ba talaga? Ano ba sabi ng batas? Ang capitalist partner, for example, namuhunan ka, pwede ka pa rin bang magnegosyo sa iba? Ibig sabihin, mamuhunan ka dito, mamuhunan ka din doon. Sa ibang negosyo, sabi ng batas, a capitalist partner can enter into another business provided that that business hindi siya nakipagkompetensya sa negosyo ng partnership. Ibig sabihin, kung ang negosyo mo dito, restaurant, namuhunan ka ng 500,000 sa restaurant na yan, huwag kang magnegosyo sa kabila ng 50,000. Restaurant din. Restaurant din. Pwede kang magnegosyo. For example, nagbebenta ng cellphone. Sa kabila, nagnegosyo ka, restaurant, pwede yan. Pag-capitalist partner. If you're a capitalist partner, bawal ka magnegosyo ng iba if that business competes with the business of the partnership. Otherwise, number one, ang kita mo sa negosyo na sa iba, pwedeng kunin yan papunta sa partnership. Mag-file ng kaso yung partnership, tapos yung kita mo sa kabilang negosyo, kunin ng partnership, ipunta sa partnership. That's number one possible option. Number two, yung liability mo doon sa kabilang negosyo, walang pakialam ang partnership. Or number three, pwede kang tanggalin sa partnership. Yan if you are a capitalist partner. Therefore, if you are a capitalist partner, pwede ka pa rin magnegosyo sa iba. Provided na hindi lang yan makipagkompetensya sa negosyo ng partnership. Capitalist partner. But if you are an industrial partner, makipagkompetensya man yan o hindi, bawal ka magnegosyo sa iba basta you are an industrial partner. Ibig sabihin, pag industrial partner ka, yung ibang negosyo kahit makipagkompetensya sa partnership o hindi, bawal kang mag-negosyo if you are an industrial partner. Si Vivian Villanueva at si Maria Evelyn Nagbayani, nanonood. Magandang umaga. Yes. So, kaya Mark, bawal magminaro. Dili magminaro. Ana ang atate. Yes, parang ganun. Kasi, for example, if you are magaling ka ng cook, nagluluto ka sa restaurant A, tapos sa restaurant B, nagluluto ka rin, tapos yung dalawa, magkompetensya. So, paano kikita yung dalawa? So, ibig sabihin, if you are an industrial partner, you must be loyal and faithful to your partnership. Otherwise, hindi maging successful yung iyong negosyo. Yun lang ibig sabihin sa batas, and that's very clear sa batas. Kasi in partnership kasi, parang asawa ngayon eh. Kailangan loyal ka or faithful ka. Kung hindi ka faithful sa asawa mo, failure ang kasal mo. Ito din, kung hindi ka loyal and faithful, failure ang negosyo mo. Okay, Mark, liable po ba si industrial player sa lugi ng negosyo? Ang industrial partner. Ang industrial partner, hindi siya maging liable sa lugi. Ang share, may share siya. Just an equitable share, but sa lugi ng negosyo, of course, in business kasi, don't forget, if you enter into business, pwedeng kumita, pwedeng hindi kumita. So, wag mong sisihin ang ibang tao, mga partners mo, kung nalugi kayo sa negosyo. Kasi in business, hindi 100% sure na kumita ka. Minsan, kumita ka. Minsan, hindi ka rin kumita. But ang tanong, if you're an industrial partner, are you liable for the losses ng negosyo mo? Hindi. Sabi ng batas, only the capitalist partner ang liable sa lugi ng negosyo, hindi ang industrial partner. That's why, ang industrial partner, mas mababa ang share sa kita, just an equitable share, compared sa capitalist partner na it should be in proportion sa kanyang puhunan sa negosyo. Ito na yung mga tanong natin kay Mark. Halimbawa, meron akong kakilala na negosyante. Chinese. Gusto man negosyo sa Pilipinas. Ano bang gagawin para makapag-negosyo siya? At paano ako magiging partner niya? Partner, for example, sabi ko, ang partnership, based on trust and confidence ang partnership. Trust and confidence, basta may tiwala kayo sa isa't isa, partner na kayo sa isang negosyo. But hindi lahat ng negosyo, pwede ang foreigner. May mga business, class ng business na bawal ang mga foreigner. For example, media, bawal ang foreigner. Second, yung mga labor recruitment, may certain percentage lang pwede ang foreigner, hindi pwede na malaki ang foreigner. Yung sa mga power supply, yung mga public
mga public utilities, mga ganun. So may mga depende sa klase ng negosyo. For trading, yes. Trading, walang problema. Kumuha ka doon ng damit sa China, binibenta mo dito sa Pilipinas, kumuha ka ng may partner ka sa China ng cellphone, tapos binibenta mo sa Pilipinas, walang problema. Ang tawag doon, trading. Trading lang yan. Sa nagbibenta ka, kumuha ka doon, binibenta mo dito, that's trading. But may mga klaseng negosyo na bawal. For example, real property. Hindi pwede ang mga foreigner mag-own ng real property na Philippines except through a corporation up to 40%. So, ibig sabihin, yes, pwede ang foreigner magnegosyo ng real property na Philippines, but kailangan subject to the 40% limitation. Yan, dyan papasok yung mark 60-40 na limitation. 60-40 limitation with respect sa foreigner. So, that's why, sabi ko nga, hindi totoo na ang foreigner bawal maka-own ng bahay sa Pilipinas or bawal maka-own o nagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas. They can. Foreigner can own real property in the Philippines. But how? Through a corporation. Kailangan gagawa ng korporasyon. Then yung korporasyon na yan will own a bahay, will own a building or lupa. Then yung korporasyon na yan, pwede 40% owned by a foreigner. Lalo na, Kuya Mark, na si Pangulong BBM ngayon ay nag-i-invite ng mga foreign direct investments. Mas maganda na yan. Oo, naglalaki yung negosyo. Kailangan natin ng negosyo. Hindi natin kayang mag-isa. In business kasi, kailangan open market. Hindi natin kaya mag-isa kasi, for example, kung tayo lang mag-negosyo, for example, nag-negosyo tayo ng itlog. Gumagawa ka ng itlog, ang pinakain mo, Pilipino lang, kulang. So, kulang ang supply, kulang market. Kailangan i-open natin sa lahat. Pero at least, maraming supply, maraming market, maraming negosyo. Pag may negosyo, may kita. Ganun lang naman yan eh. Paano naman kay Mark, pag G2G ang ano ang transaction? Government to government. Yes, same application pa rin ang batas natin. Same application pa rin ang batas sa G2G. But don't forget, iba naman ang G2G transaction compared sa private transactions. In private transaction, the primary objective in private transaction is income, profit. Kasi hindi walang mamuhunan kung hindi kikita. Ganun lang yan in business. In business, pag private ang pinag-usapan, private transaction, ang primary objective is income. Kailangan kumita. Kasi kung hindi kumita, walang magdinegosyo. In private naman, o in government transaction, iba naman yan. Ang government transaction, ang primary objective, yung public service. Public service, but of course, dapat hindi din malugi ang gobyerno. Yun ang ibig sabihin. Yun pagkakaiba ng government transaction at saka yung tinatawag na private transactions. Oh, kasi syempre, Kuya Mark, sa ating mga manunood at mga suki, giliw na tagapasubaybay, lagi nila naririnig sa mga balita yung G2G transaction, G2G negotiations, lalo na yung panahon ng bakuna. Yes, kasi nga, by G2G, for example, China. Most, mayroon kasi mga corporation sa China na state-owned. State-owned, so kailangan talaga dadaan sa government to government. May mga ganun, but of course, iba naman ang kalakaran sa Pilipinas sa negosyo, iba naman sa China. But pwede naman yan ganun, basta kailangan open tayo sa market. Wait, kailangan open sa market, kasi in business, kung tayo-tayo lang, sabi ko nga, kung tayo-tayo lang magne-negosyo, hindi masyadong malaki ang kikitain natin. Compared kung i-open natin sa market, maraming bibili, i-open natin ang pagdaming bumili, daming kumikita. May kita, mas malaki ang kita kasi mas malaki ang demand. Thank you, Kuya Mark. Si Tess Monsanto may tanong, attorney, ano pong gagawin ko kung may partner ako sa negosyo, ngunit ako lang ang nag-finance. Ang sa kanya naman ay yung skills na natutuhan niya at yung sa pwesto namin mula sa parents niya na may-ari ng building na hindi na namin binabayaran ng renta. Kailangan po ba na mas malaki ang share ko sa profit kaysa sa kanya or mas malaki sa kanya dahil sa pwesto at sa kanyang expertise? Please advise. Kailangan, for example, may pwesto. So, kailangan in business, i-compute mo muna magkano ang upa sa pwesto na yan. Example, ang upa sa pwesto na yan is 30,000 pesos a month. So, parang nag-invest siya ng 30,000 through a form of a rental-free property. So, yun ang share na 30,000 plus talent niya. Ikaw, magkano naman ang puhunan mo? So, i-compute nyo kasi mas maganda, it should be in proportion. For example, ang puhunan mo is 50,000. Ang puhunan naman niya is 30,000. Tapos may talent pa siya. Pwede yan 50-50. But for example, ang puhunan mo is 2 million. Tapos ang puhunan niya is 30,000 lang through a form of a rental. Dapat mas malaki ang share mo. So sabi ko nga, ang share in business, it should be in proportion to your
capital contribution. Thank you kayo, Mark. Si Rene Davilos, may dapat ba na kontrata na gagawin for partnership sa business? How about the process kayo, Mark? Maraming salamat. Mas maganda may kontrata kasi sabi ko nga, ang mga Pilipino kasi pag obligasyon na pinag-uusapan, ulyanin, makalimutin. So mas maganda may written document para at least kung may with respect sa profit, at least may pakitang dokumento. Don't forget, in business kasi, ganun yan. So ang gagawin mo, may mga ganong paraan na kailangan talaga na may written document. But don't forget, in partnership, it is a consensual contract. There is already partnership from the moment na may consent kayo na mag-partner na kayong dalawa. So there is already a consent. But mas maganda, naka-written lahat, nakasulat lahat yung mga pinag-uusapan nyo sa negosyo. Kasi pag kumita yan, at least alam ninyo kung magkano ang share ninyo. Pag balugi man yan, alam din ninyo kung magkano ang obligasyon ninyo sa lugi. Pero kayo Mark, hindi naman lahat ng mga partnerships din ay nagtatagumpay. Minsan nga, ending kasuhan, di ba? Kasuhan, may ganun. May mga kasuhan. That's why in partnership, don't forget, ang law on partnership or partnership for the basis of partnership, it should be based on trust and confidence. Huwag kang makipag-partner sa taong wala kang tiwala. That's very basic. Kasi partnership is based on trust and confidence under the principle of delictus personanum. Delictus personanum, ang ibig sabihin doon, partnership is based on trust and confidence. Latin maxim yun. Yes.